So, ayan guys, nandito ako ngayon sa screen kasi as you can see, ito po may pinost po ako. Wait lang. Na ang magiging topic natin today is all about how to know the legit promo codes of different airlines. Actually, meron na po akong tutorial nito. Ang title po nun is about piece of fare. Kung paano ba malalaman na piece of fare po ang mabubook nyo at if totoo ba yung piece of fare. Ay, papakita ko sa inyo muna, isi-search natin paano ba malalaman. So, ito, Cebu Pacific. So, ito dapat, makikita nyo na million ang kanilang mga followers. Pag mga 100 lang, syempre hindi po ganun yung mga airlines. Halos lahat po ng airlines ay million followers po talaga. So, yung nakita nyo, pag ito yung nag-post under Cebu Pacific, ganyan, it's all about piece of fare. So, piece of flight from Cebu. So, unawain nyo din muna yung post nila na hindi siya from Manila. It means hindi siya all destination. And then, take note, when you see the base fare, ayan, nakalagay, diba? Ibig sabihin, hindi pa po yan yung price talaga. Hindi pa po siya yung as in piso lang. Yung gaya ng sabi ng iba, since nakita nila na piso, so yun na talaga yung price. Kaya nagsasabi ang iba na, bakit hindi naman 1 peso? Pag nabook ko, is iba na yung price. Yes, kasi base fare lang yan. Base fare means, ayan, it means hindi po kasali yung fee sa mga fuel charge and also sa mga surcharge, taxes. So yan is base fare lang. Kasi diba, this is the post from the airlines. It means sila lang yung nagpiso. Pero if they will combine all, pag isasali nila, since nagbabayad din kasi sila sa government and also fuel charge, so i-add pa yun nila sa piso na price. That is, piso is base fare only. So minsan, nagtatanong yung iba, so magkano po yung aabutin? Depende din po. Depende sa destination. Kasi hindi po same ang layo ng mga destination. So, nagdidepende sila kung magkano ba yung mga fuel na yun at i-divide po yun nila sa mga sasakay na passenger. So, usually, for example, magbigay tayo ng example ng isang places, yung Manila Jensen, before po pag piso fare, nag-arrange po siya ng 500 to 400, 400 to 500 plus lang. Pero ngayon, hindi na po kayo makakakita ng ganun. Usually, nasa 1,000 or nasa pa 1,000 na rin. 900 to 1,000 or 1,400. Diyan na po nag-range ngayon ang piso fare ng Jensen. So, bihira lang po yun. Usually, twice a year lang nagpipiso fare. Tapos yung iba-iba yung tawag like 99 base fare, 199 base fare. Ganun po usually yung papromo ng Cebu Pacific or ng ibang airlines. So, take note of this. Alamin nyo yan, yung tinatawag na travel period. Titignan nyo po yan. Ibig sabihin po niyan, dyan lang po ang sakop na masasakyan or dapat dyan kayo pipili ng mga promo or flight October 2 to 25, 2024. And as you can see, nakalagay ang sale period. Ibig sabihin, ibibenta nilang ticket na yan from June 5 until 13. So, hindi naman po ibig sabihin na lahat talaga ng date from October 2 to 25 is sakop ng promo. Usually guys, paunahan yan siya and selected dates lang. Kung mapapansin nyo, hindi lahat same na ako isi-search nyo yan, hindi po piso lahat. So, merong iba na ubos na po, meron ding iba na like super peak season ang date na yan or holiday is hindi nila yan siya ipopromo kasi kahit hindi kayo magbubook dyan na hindi po siya nakapromo, maraming sasakay since holiday po siya. Yung ganun, pag alam nila na sa date na yan is super peak, so mahal pa rin talaga siya. For example, di ba may makita kayo minsan promo po ng travel period or ang travel is December 1 to 30. Okay. Pero, yung peak season, usually peak season is third week of December until end of December. Hindi po talaga yan nagpo-promo. Super taas ang mga price niyan kasi yan yung tinatawag sa amin na super peak. Okay. Super peak means hindi siya bababa na. Tataas at tataas na lang yung rate ng ganyan. So, next, let's go to Philippine Airlines. Paano din malaman? So, legit naman yun guys, yung post. Kaso nga lang, hindi po yun siya yung as in
yun talaga yung price. Kasi nga, base fare lang yun. So, ito naman po yung sa Philippine Airlines. As you can see, it's 4 million, di ba? 4 million plus. So, saan nyo ba nakita yung promo na yun? Ayan. Okay. Hindi ko na siya i-click. Hindi nakalagay na 126 pesos. Ang dami kong nabasang comment. Hindi naman totoo na 126 lang. Hindi naman totoo na 208. Yes, kasi base fare lang po yan. Hindi po yan siya all-in price. As you can see guys, oh, may nakalagay sa baba niya one-way economy base fare on selected domestic flight, di ba? And then, nakalagay din yung travel period nila. Ibig sabihin, mag-book nyo siya on February 1, 2025. All domestic daw. All domestic route. Then, yung isa naman, dalawa yung kasunod nila na promo, isang 208 base fare, which is August 1 to 24 to January 31. Doon mo siya mag-book. May ganong ranges sila. Kailangan, intindihin nyo din kung kailan ba yung promo na yan. Travel period means, tandaan nyo po na dun siya masasakyan. Sale period means, magsisale lang siya sa ganong date. Eto, magsisale siya from June 3 to 16. Nakalagay naman po. So, next is for AirAsia naman tayo. Pag hindi million or alam nyo guys na fake, eto lang talaga yung mga sure na account. Yung iba fake na po kasi yan. Dito kayo titingin. Ayan, may mga routes sila. Yeah. So, ang iba kasi, di ba, nanggagaya na lang. Yan po yung mga legit na i-check nyo time to time kung nagpo-promo po ba sila or hindi. So, yun lang po. At least, alam nyo na. At then, kung magbubook kayo sa kanilang site. So, usually, no, pag nakikita nyo yung price nila, hindi po yun siya all-in. Pag proceed nyo, may mga additional fee pa po. Sa amin po kasi, yung pinapakita namin sa inyo in Wonder Flight is all-in po yun. Yung hindi na kayo mag-a-add fee unless hindi din po kayo mag-a-add baggage. So, search natin yung site ng AirAsia. Ito po yung, ang pangalan na po ngayon is AirPass. So, yan na po yung booking site ng AirAsia. Then, in Cebu Pacific, search mo naman to. Diyan ka naman makakapag-book ng Cebu Pacific flight, di ba? So, kailangan dito gumawa ka ng account kasi hindi mo mamamanage. Hindi mo mamamanage dito yung ticket mo pag hindi ka gagawa ng account mo. Next, Philippine Airlines. Yan naman. Pag Philippine Airlines, eto lang po yung mga legit na site nila. So, in terms of assistance din, yung iba, hindi po kayo masasagot agad ng airlines. Usually, pupuntahan nyo po sila sa airport or di kaya wait for the reply on their Facebook page. Pero yung AirAsia talaga, yun yung mahirap kausap. Kasi nga, parang kailangan po sa, hindi po siya sa Facebook nagre-reply. Sa ano po sila, i-google nyo po yun. Yung kanilang customer service. Then, in Cebu Pacific naman, sa Facebook lang po, dun sa pinakita ko kanina. And then, sa Philippine Airlines, sa Facebook din naman sumasagot po. Well, yun lang naman, as of now. So, guys, mag-comment kayo kung ano pa po yung mga request video nyo at gagawin po natin yan. So, thank you for watching. See you on our next vlog. Goodbye!